ay WRR, International Web Radio Rapido, himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. Ay WRR, umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. Ay WRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. Ay WRR, International Web Radio Rapido. Inihahandog sa inyo ng IWRR ang programang bubusog sa inyo ng iba't ibang paksa, kasabay ng mga pampagising na musika, may init na salubin sa iba't ibang usapin. Tuwing alas 7 ng umaga, sabay-sabay nating pagsaluhan ang palatuntunang Almusal, Alituntunin, Musika at Salubin, kasama si Rapido Ronel De Vera, dito lamang sa IWRR, International Web Radio Rapido. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Rapido Ronel De Vera dito sa palutunto ng Almusal, Alituntunin, Musika at Salubin. At ito nga ay talaga namang marami po ang napinsala sa idinulot nitong si Bagyong Florita. Lalong-lalo na po dito sa Bandang Cagayan at Isabela at mga iba pang mga probinsya. Dito rin po sa ating lalawigan ng Pangasinan ay buti na lang at naghanda ang probinsya ng Pangasinan at pinatutukan ito ni Gobernador Ramon Monmongico at kamakailan ay nagpatawag ito ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office meeting sa mga sangay ng gobyerno kaugnay sa paghanda ng Bagyong Florita. Sa ngayon ay palayo na rin ang Bagyong Florita at kahapon po ay talaga namang pabugso-bugsong buhos ng ulan at malakas na hangin ang naranasan po dito sa probinsya ng Pangasinan, lalong-lalo na dyan sa Eastern Pangasinan at sinasabi nga dyan sa bandang Western din ay ito malapit sa boundary ng probinsya ng Zambales, Infanta, ay malakas din yung pagbuhos ng ulan at yun nga ay buti na lang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay naghanda dahil na rin sa kautusan ng buting Gobernador Monmon Gico at inalerto lahat ng mga sangay ng Philippine Army, Provincial Police Office, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection para sa agarang disaster response. At yan ang paghahanda ng ating provincial government naman. At sa ngayon, today, ang ika-24 ng Agosto ay nasa ilalim pa rin ng signal number 1 itong eastern portion ng Pangasinan at kabilang ito ang mga munisipalidad ng Santo Tomas, Villasis, Mapandan, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Manawag, City of Urdaneta, Rosales, Balungao, Umingan, San Quintin, Natividad, San Nicolas, Tayog, Santa Maria, Singgan, San Manuel, Binalunan, Sison, Pusurubyo, Lawak at Dagupan City. At dyan nga po sa Dagupan City ay dineklara din na sa localized cancellation of classes in all levels, both public and private schools at suspension of work in all government institutions ngayong Wednesday. Ito po ay nasasaad sa executive order na nilagdaan ni
City Mayor Belen Fernandez, pati na rin po ang probinsya ng Pangasinan ay nag-issue ang gobernador natin na suspended po ang mga classes at saka work trabaho dyan po sa province of Pangasinan. At yun nga, supposed to be ngayon ay magkaroon sana ng sangguniang panlalawigan inquiry patungkol naman dito sa ayuda, dito sa educational assistance ng Department of Social Welfare and Development. Kaso nga, itong Bagyong Florita ay talaga namang naminsala dito sa Region 1. At nakita po natin yung mga footages, grabe dyan sa bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Isabela, Cagayan ay talaga namang naminsala itong Bagyong Florida dahil na rin ito sa hagabat. Nagkasalubong yung hagabat sa kabagyo kaya malakas yung pag-ulan. At dito naman sa Dagupan City ay halos parehas na yan. Parang tradisyon na yung high tide dyan sa Dagupan City. Malakas ang pag-ulan, heavy rainfall at sinabayan pa ito ng high tide. Ay talaga namang yung mga commercial areas dyan, mga kalye, main thoroughfares ay talagang baha po. At yan po yung nakikita natin sa screen yung mga footages naman ng City of Dagupan Information Office. At well, anyway, in fairness naman sa City Mayor ng Dagupan City, si Mayor Belen Fernandez ay talaga namang tinututukan po ang disaster, ang pagbaha at saka yung bagyong Florita, kung ano yung mga sektor, lugar na naapektuhan dyan sa siyudad ng Dagupan. At yun, nakikita po natin at lahat po ng kalye dyan, kwento nga nung isang observer na passenger jeep ni kahapon ay kalahati yung kanyang gulong ang tubig baha, tubig high tide dyan sa main thoroughfares ng Dagupan City. Ay, sana kape. Almusal, alituntunin musika sa loobin at kape. Yan. At maganda pong umigup ng mainit na kape sa umagang ito. At magpapasalamat tayo at hindi naman po naminsala talaga yung bagyong Florita dito sa majority ng municipality sa siyudad ng probinsya ng Pangasinan. Diyan po sa eastern portion ng Pangasinan, diyan po dumaan. At dito rin po sa ati, central Pangasinan, sa Mangaldan, ay talaga namang nakakatakot na po yung buhos ng ulan at saka yung paghangin niya. Talagang malakas yung hangin. At yun ang bagyong Florita. Sana'y huwag ka nang babalik. See you. See you forever. See you never. Ayun. At well, anyway, nakatulong din naman yung mga ating mga municipal disaster risk reduction management office, mga provincial disaster risk management office natin doon sa paghahanda ng nung pagdating ng bagyong Florita. At sana ay talaga namang preparedness nga eh. Dapat prepare na prepare yung ating mga syudad at munisipalidad sa ganitong mga disasters, sa ganitong mga typhoon, yung ganitong mga or other natural calamities, man-made or yun nga, natural calamities, ay sana ay talaga namang magpre-prepara. Nasa political will din ng isang chief executive o mayor ng isang bayan o municipality dyan. At yun ang ating makakaranasan noong mga previous years. Ay sana wag nang maulit po yung hindi tayo nakapag-prepare doon sa mga parating na bagyo o sakuna. Alam
ang pasok po dito sa bayan ng Maldan. Baka i-Kathleen, yung pinsan mo papasok. Nako, walang pasok po sa lahat ng bayan-bayan po dito sa probinsya ng Pangasinan. Diyan po sa Dagupan City, kanga ay canceled lahat po ng classes in all levels, both public and private schools. At suspended po ang mga work in all government institutions sa araw na ito, August 24, 2022. Elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENTELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-502-1812 or at 0752025307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President, Ricky Avellino, an ally you can trust. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore! Oo nga, ano? Ang tagal kasi natin di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa Lubhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na silang itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang esports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear, at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Inihahandog sa inyo ng IWRR ang programang bumusog sa inyo ng iba't ibang paksa kasabay ng mga pampagising na musika. May init na salubin sa iba't ibang usapin tuwing alas 7 ng umaga. Sabay-sabay nating pagsaluhan ang palatuntunang Almusal, Alituntunin, Musika at Salubin kasama si Rapido Ronel De Vera dito lamang sa IWRR International Web Radio Rapido. Noong Monday po, Lunes ay nagkaroon ng regular session ng Sangguniang Palalawigan sa pamumuno ng Presiding Officer Vice Governor Mark Lambino. At ito nga, noong last week ay nagkaroon ng isang resolution na inotor naman ni
Sangguniang Palalawigan Board Member Jerry Ahirico Rosario at si SP Member Rosary Gracia Piris Tababa upang magkaroon ng inquiry naman patungkol dito sa current status ng Sectoral Resource Center na located in Lingayen, Pangasinan para ma-explore ng areas of cooperation among the concerned departments and the Sangguniang Palalawigan on how the SID Center may commence operation at the soonest time. At inimbitan po ang Provincial Social Welfare and Development Officer na si Madam Annabel Roque at ang Provincial Budget Officer na si Ma'am Dolores Binoya. At yun nga, doon sa preliminary statement ni Board Member Jerry Ahirico B. Rosario ng Cuarto Distrito, si Board Member Jerry Ahirico Rosario po ay taga Manawag at ito nga ay nag-akda ng isang resolution para magkaroon ng Sangguniang Palalawigan Inquiry patungkol dito sa status po ng Sectoral Resource Center. At pakinggan po natin yung kanyang preliminary statement ni Board Member Jerry Ahirico B. Rosario. I came upon this project with the provincial government even before I decided to run for board member. As I am presently an active practitioner of ENP and intimately involved not only in the treatment of ear diseases but also in the management and rehabilitation of hearing problems. So, may I start? It is the policy of the state under the 1987 Constitution to protect persons with disabilities and promote their welfare and development. The Republic Act 7277, otherwise known as the Magna Carta for the Disabled Person, also affirms, confirms, and mandates rehabilitation, self-development, self-reliance, and integration of people with disabilities into the mainstream society. The Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, likewise declared the state values the dignity of women and children and guarantees full respect for human rights. The state also recognizes the need to protect the family and its members, particularly women and children, from violence and threats to their personal safety and security. The provincial government of Pangasinan has recently constructed the Sectoral Resource Center at the Provincial Social Welfare and Development Compound in Lingayen, Pangasinan. The center is supposed to provide services and support to those suffering from various disabilities such as visual and hearing difficulties that are commonly encountered among our elderlies. Evaluation and support of victims of violence against women. Assessment and support of parents with children, of children with disabilities are just a few of the notable programs that are supposed to be supported by the center. So while significant parts of the projects have already been completed, including the building that now stands as a compound, the Sangguniang Palalawigan has been informed that the center has not yet been able to become fully operational due to several issues. So in light of the noble objectives to which the Sectoral Resource Center was established, it will be beneficial for the province in general, and for those underserved and equally important sectors of our society in particular, for the provincial government of Pangasinan, this chamber included to move in and explore options to ensure that resources are poised toward this end of operating the center at the soonest possible time. So today, Mr. Chair, we have invited some resource person to shed light on the various issues that is being faced by the Sectoral Resource Center. May I move that we suspend the rules as we call out our guests? Objection to the suspension of the rules. Hearing none, the rules are suspended. Before we begin, before I turn over back to Professor Rosario, in this session now we have with us our provincial social welfare development officer, Annabel Roque. And we also have our OIC of the provincial budget office, Ms. Dolores Binoya.
especially with the chair. May follow up, Mrs. Roque, or your secretaries of the Provincial Social Welfare and Development Office. Yes, at yun po ay tinawag na nga yung mga representative ng kanilang nimbitan ng Department of Social Welfare and Development na si Ma'am Annabel Roque upang magpaliwanag tungkol naman dito sa status ng research center nito. Itong research center pala na ito ay yung mag-accommodate ng mga may sakit sa mata, sa hearing, yung mga victims of violence ng mga iba't ibang sector, sa lalong-lalo na yung women and children dito sa sectoral resource center na ito. At andyan din yung ipro-provide din dyan yung mga psychiatrists, psychologists, at mga iba pang mga doktor para po sa mga iba't ibang mental, physical na sakit ng mga sectors natin, lalong-lalo na yung mga marginalized sectors, yung biktima ng violence sa children, sa women, yung mga elderly, yung mga matatanda, senior citizens na may sakit sa visual, sa hearing, at mga iba pa. At ito nga, ay kamakailan. Previously, a year ago, nagkaroon po ng initial construction itong building na ito, at sa ating pagkaalam ay more or less 13 million po na pundo ang inilaan dito, at na-appropriate na po yung mga more or less 7 million doon sa mga sa office at mga furnitures ng resource center na ito. At gusto nga nilang umpisaan kagad kung ano pa yung mga kailangan dito. At kaya inaalam po ng mga provincial board members ang sistema, ang kung ano na yung kasalukuyang status ng sectoral resource center na ito ay located dito sa Lingayen, Pangasinan. At yes, Ma'am Kathleen, mayroon pa yun eh. Mr. President, our OIC budget head. Thank you, Mrs. Roque. So, I just have one question. Good morning. So, as far as you know, we have budget allocated for the center to operate, not only in terms of maintenance in terms of the structure and equipment, but also in maintaining personnel to supervise and operate the center. Yes, Your Honor. Based on our records, we have prepared a financial budget last year amounting to 30 million for the operation of the center. So that is aside from the equipment that were purchased for the center? Yes, Your Honor. 6.7 for the maintenance and operating expenses, and other 6.3 for the equipment for the center. So that will become an automatically a bigger sensor. We have to legislate new for another supplemental budget in order to maintain this operation. For 2022, Your Honor, it was not included in the annual budget, but maybe with the OIC, the new PSWD OHED, maybe request that to submit a budget proposal to be included in the supplemental budget. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, Honorable Jay. Before I turn over to the Honorable Government, although I just clarify it all, you said na video na kasama yung supplemental na yung nasa namin yung sometime September last year, October. July. Pero
we have any idea of what condition they are in, but although we mentioned supplemental provincial regulations. Are you aware that there are are you aware po or si Judith in the po? Since hindi po kayo implementation program na yan, kaya hindi kayo ang photo na 2022. Kasi bakit bibigyan ang initial na photo na provincial budget office tapos pagdating ko lang the next immediate category ay hindi po po yan. Since hindi po kayo implementation programs na the interpolation of Vice Governor Mark Lambino on the budget requirement naman ng Sectoral Resource Center na ito. At may mga interpolation din yung mga iba't ibang board members. Yung si board member Noy D. Guzman ay nag-interpolate din patungkol naman po dito sa budget at saka yung operational system ng Sectoral Resource Center ng province ng Pangasinan. The Office of the PSWDO and the Office of our budget. Kailan po may kayo ang aking first question po? Kailan po ang aking hindi na kayo yung resource center? The building was constructed for this year.
As per stated a while ago, we have 7 purchase orders for the approved, measured to the Peace and Awards Committee, and as per follow up, then it was a good supply, as the supplier delivered to us. Not so good supply. That I do not know. Maybe go to the budget and office to see the plan and do it itself. So we are, Provincial Board Member Marinol Noy de Guzman po ng 4th District of the Province of Pangasinan, interpolating the Ma'am Annabel Roque and Ma'am Dolores Binuya of the Provincial Budget Office on how it is started the building, the construction of building on Sectoral Resource Center located in the Lingayen, Pangasinan. At sa ating pagkaalam ay itong Sectoral Resource Center na ito ay constructed in 2022. At yun nga, pinag-usapan doon kung saan galing yung pondo or otherwise. At yun nga, nagkaroon ng recess para naman na huwag na masyadong pabayin yung diskusyon patungkol dito at magsagawa na lamang ng isang development plan ng Provincial Social Welfare and Development Office para isumiti doon sa sangguniang panlalawigan on the next inquiry or public hearing dito para magkaroon ng preparation po yung Provincial Social Welfare and Development. Pero
The fact is, there is a constructed sectoral resource center na ito naman ay mag-accommodate ng mga victims of child abuses, violence against children, women, mga elderly na may problema sa visual, hearing, mga problema sa mental, psychological, sa mga sectors ng ating komunidad, lalong-lalo na itong solo parents, mga children, mga women na biktima po ng violence dito sa province of Pangasinan, para may cater po, mabigyan po ng karampatang health services at mental services sa mga biktimang ito o pasyenteng ito. At yun po ay pagpapatuloy po ng sangguniang panlalawigan yung usapin na yan on the sectoral resource center ng province po ng Pangasinan. Notice po yung National Disaster Risk and Reduction Management Commission na mag-iwas po, mag-avoid po, iwasan po yung matatas na alon sa baybayin dagat ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Bangkang maliliit ay huwag daw pumalaot. Ito po yung sa Zambales, Bataan, Aurora, Batanes, Cagayan at Isabela. Yung mga maliliit po na bangka ay dapat nang huwag pumalaot. Yung ating mga fisherman po dyan sa Impanta, paring Jumar, Miro, at saka yung mga kasamahan mo dyan na fisherman, huwag muna kayong pumalaot sa Scarborough Shoal. Hay, nako. Yes, good morning. Thank you for watching, Ma'am Celeste, Jenilyn, Stanilio, Wagner, paring Wagner. Kumusta dyan, pare ko? Wala ka kagabi. Inihintay ka ni paring Bec. Si Ma'am Janice. At saka si, nako, Ma'am Ruby Season. Ma'am Ruby, kumusta po ang British Columbia? Itong si Congressman Mark Wangco ay talaga namang ipinagpapatuloy po ang kanyang advokasya na magkaroon po ng nuclear energy as source, one of the sources of power dito sa bansang Pilipinas, para maibsan at mapababa yung electric bills natin. At sinasabi nga niya, dapat magkaroon na, it's about time for almost 26 years na magkaroon na ng nuclear power energy. Hindi sa ano, hindi panggera ito, kundi pang enerhiya, pang sources of power at energy dito sa bansang Pilipinas. Pagbabalik po ng almusal, alituntunin, musika at salobi. Elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-502-1812 or at 0752025307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President, Ricky Avellino, an ally you can trust.
Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore! Oo nga, no? Ang tagal kasi natin hindi nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kagapin natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa Luhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore, mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na silang itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, pingpong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear, at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Inihahandog sa inyo ng IWRR ang programang bumusog sa inyo ng iba't ibang paksa kasabay ng mga pampagising na musika. May init na salubin sa iba't ibang usapin tuwing alas 7 ng umaga. Sabay-sabay nating pagsaluhan ang palatuntunang Almusal, Alituntunin, Musika at Salubin kasama si Rapido Ronel Di Vera dito lamang sa IWRR International Web Radio Rapido. Yes, mga kaibigan, at yun nga, nagpapasalamat itong si Congressman Marco Wangco dahil siya po ay hinilal bilang chairman ng Special Committee on Nuclear Energy na iminungkay ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos sa ngalan naman ng mayorya sa regular session ng House of Representatives. At dito naman sa Sangguniang Palalawigan ay inakda ni Provincial Board Member Philip Chudor Cruz ang isang commendation at pagkakilala sa chairman ng Special Committee on Nuclear Energy sa ng si Congressman Marco Wangco. Under proposed provincial resolution number 97, Cities of 2022, commending and congratulating Congressman Marco Wangco, representative of the 7th District, Pangasinan, for his election as chairman of the Special Committee on Nuclear Energy of the House of Representatives. May I move for the approval of the said resolution? Any objections? Hearing none, proposed provincial resolution number 97, series of 2022, is hereby approved. Yes, at yan po, yung inakda naman na isang resolution ni Provincial Board Member Philip Chudor Cruz ng 2nd District of Pangasinan commending Congressman Marco Wangco doon sa pagkahalal niya bilang chairman ng Special Committee on Nuclear Energy. At yun nga, sa matapos ng sabi nga niya yung 15 taong pagtutulak at pag-aaral sa nuclear energy ay unti-unti ngang nabibigyan ng puwang pagkakataon para maisulong itong advokasya nito para magkaroon ng murang kuryente sa buong bansa at malinis na enerhiya para sa lahat. Yun po ang kanyang sinabi ni Congressman Marco Wangco. At sabi nga niya, I quote, naway magtuloy-tuloy ang mga hakbang na ito at tuluyang magbunga ang ating advokasya. Makaasa po kaya na ibibigay ang lahat ng aking makakaya upang maisulong ang nuclear energy sa ating bansa at masiguro na lahat ng aspeto nito ay mabusisi nating mapag-aralan para sa kapakanan ng bawat isa. Itong samahang industriya ng agrikultura naman, SINAG, ay nagkaroon sila ng courtesy call kasama si Congressman Marco Wangco
courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos para pag-usapan na ang laganap na pagsusunog ng rice husk ng mga cement manufacturers kapalit ng European Union carbon credits at iminungkahi na ito ay pagbabawal dahil ipinapatay nito ang supply para sa green drying, lalong magpapahirap sa mga magsasaka na patuyin ang kanilang mga ani. At yun ang sinabi na nagkaroon nga ng diskusyon at patungkol sa usaping agrikultura ng bansa, kabilang na ang plano para mapababa ang percentage ng crop imports ng Pilipinas at kung paano rin ma-stabilize ang presyo at supply sa merkado. At yun nga ay napapasalamat sila dahil bukas ang kanilang mga suggestion sa kay Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos. At yun po ay malaking usapin po yung pagkakaroon pag-i-establish ng isang nuclear energy as a power sources of energy dito sa ating bansa dahil pagkalam po natin yung Bataan Nuclear Power Plant ay yung gobernador po doon ay minumungkahi naman na ito na lang ay magiging isang global or international call center dahil maganda po yung building na yon at yun nga, malaking usapin po ito dahil well, sa 1987 Constitution ng Pilipinas ay yung nuclear power po ay pinagbabawal as an instrument of war, hindi naman po as an instrument of sources of energy. Kaya well anyway, sa pagbubukas ng debating ito ay kinakongratulate din natin si Congressman Mark Cuanco para nagbibigay o nagsusuggest ng alternatibong malinis at saka hindi nag-i-emit ng carbon monoxide na sources of energy sa bansang Pilipinas. Well anyway mga kaibigan, magbabalik po tayo sa bukas ng umaga para sa programang Lituntunin Musika at Saloobin para pag-usapan po ng maigi yung usaping nuclear energy as one of the sources of power in the Philippines. Hanggang sa muli nating pagsasalo-salo sa mainit at makabuluhang almusal. Alituntunin, musika't saloobin. Hatid sa inyo ng IWRR, International Web Radio Rapido. Ito ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit. Serbisyo sa bayan, IWRR, umapay bulog worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube, IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan, IWRR, International Web Radio Rapido.